Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe sa mga bago po sa ating channel. Welcome! Meron pa tayong Facebook group. It's www.facebook.com/KegelTV. Do not forget to like and follow me on Facebook. And also, you can message me anytime. Medyo matagal lang po bago ko makapag-reply kasi alam niyo na, minsan busy sa work. But anyway, guys, you can always message me. For today's video, guys, sa mga luma na po sa ating channel, you guys know na naglalagay po ako ng poll sa ating community tab. And this poll, this is very random, no, guys. Hindi ko na siya pinire-recorded. This poll was created a month and a half ago. And ang nanalo sa poll is yung difference ng caregiver visa versus international student visa. So, i-discuss natin yung pros and cons ng bawat isa. And itatry kong elaborate yung mga nilagay kong notes dito. So, meron akong cheat sheet dito para at least mai-discuss ko sa inyo yung mga nalalaman ko. Disclaimer lang po, no, guys, you can always visit the immigration website www.cic.gc.ca. Ilalagay ko yan sa may description down below. Ito, medyo intact pa yung utak ko, naiintindihan ko pa yung sinasabi ko. May mga times na pag nag-vlog ako ng tulad ng ganito mga sit-down video na talagang minsan di ko na naisip yung mga pinagsasabi ko. But anyway, guys, gusto kong sabihin sa inyo, guys, na gusto bisitahin niyo yung website na yan. It's because it's very important because the rules and regulation ng immigration dito sa Canada always changes. And minsan, every year, minsan, pag-check mo ng website, yung mga forms and yung mga rules and regulation changes like in a month or so. So, always check that one. Meron din silang Facebook group and then meron din silang YouTube channel. So, make sure you follow them as well. So, ngayon, no, when I came to Canada, I was a caregiver. I was a live-in caregiver. So, medyo familiar ako sa caregiver visa. Pero, hindi ako medyo familiar sa international student visa. Pero, meron akong mga kaibigan na nagmunta dito as international student. So, medyo may idea ako kung paano yung processing ng student visa. Meron akong YouTube video about student visa. I could also put that link below. And you can visit that YouTube video para may idea kayo kung paano yung processing. So, without further ado, let's start. Ang unang pros na nilagay ko dito is, if application is approved, applicants are issued a 3-year work permit and allowed to travel to Canada. So, guys, yung travel to Canada is applicable na yun even before. So, kung ang pasyente mo or yung inaalagaan mo is gusto mag-travel sa US, ang kailangan mo lang is kumuha ng visitor's visa dito sa may embassy dito sa may Calgary or sa may embassy, so kung sa mang province kayo naroroon, and kailangan ma-approve yun bago ka makapag-travel kasama ng employer mo. And ang kinaganda ngayon dito is 3 years na yung validity ng work permit. Nung time ko kasi is 2 years lang. So nung napaso yung 2 years nung napaso na yung 2 year na work permit ko, kailangan agad-agad akong kumuha ng open work permit kasi 3 to 6 months lang yung palugit, yung parang pinaka grace period niya kung hindi pa uwi na ako ng Pilipinas. So agad-agad akong naka-apply ng open work permit, and God's grace naman, dumating agad yung open work permit ko. Ang open work permit, ang ibig sabihin noon is pwede ako magtrabaho ng kahit kaninong employer, pwede ako magtrabaho ng kahit anong work. Pwede ako magtrabaho sa housekeeper, pwede ako magtrabaho sa restaurant, no, sa nursing home, as long as meron akong health care certificate. So ngayon, 3 years na yung validity, which is good. Kung time ko, 2 years, after ng 2 years, meron akong grace period na 6 months, kailangan mahahanap ka ng another employer, or kung hindi, pa uwiin ka ng Pilipinas. So mas maganda na yung rules nila ngayon, at hindi kagahol. And then another pros is once the caregiver completed 2 years of work experience inside Canada, they can apply to have their PR finalized. So ngayon, ang pagkakaintindi ko, pag nag-apply ka ng caregiver sa Pilipinas, dito sa Canada, iumpisa mo na agad yung PR processing mo. And kapag nakompleto mo na yung 2 years na dire-diretso na work experience mo as a caregiver, i-finalize na nila agad yung permanent resident application mo, which is good, diba? Pero kailangan 24 months mong ipaprove mo sa government na 24 months or 2 years na dire-diretso kang nagtrabaho sa employer mo. Nung time ko, pinrovide ko lahat ng pay stub ko from the day na nag-start ako sa employer ko, and then yung certificate of employment kasama na yung tax return ng every year. Ano pa ba yung pinrovide ko? Ayun.
lahat yung pinrovide ko sa may immigration nung nag-apply ako ng permanent residency, including my open work permit. And then, lahat naman goes into plan. Talagang, ang ginawa ko noon, kahit mahirap yung trabaho ko noon, nung live-in caregiver ako, talagang sinaga akong makompleto yung 24 months o yung 2 years para hindi magka-problema yung open work permit tsaka yung permanent resident visa ko. And then, the caregiver's spouse, pangatlong pros niya is, the caregiver's spouse and children can also apply for open work permit and study permit. So, ang kinaganda nito, ngayon, pwede mo nang isama yung spouse mo, yung asawa mo, yung husband mo, yung wife mo, tsaka yung anak mo para magtrabaho o makapag-aral dito. Hindi ko sinasuggest na mag-aral dito yung anak mo dito as a international student kasi mahal ang study permit dito. Pero pwede mo isama yung asawa mo para magtrabaho sa open work permit, which is good kasi at least tulong-tulong kayo pareho. Ang open work permit na nabanggit ko na kanina, ibig sabihin you can work any employer, any province, any work. So pwede ka mag-work ng pwede ka mag-work sa superstore, sa grocery store, as a housekeeper, kung hindi ka naman choosy, pwede ka mag-work sa hotel or a cleaner, ganyan-ganyan. As long as valid yung mga qualifications na meron ka na hinihingi ng employer. Gets? And then, pasensya na kung medyo mabilis ako kasi medyo mahaba yung topic natin today. At ayoko medyo mahaba yung vlog na ito. And number four na pros na nilagay ko dito is yung live out option niya. You can have your own space and time. So, nung time ko kasi guys, live-in lang ang meron na option dati. Nung 2009 and 2011 na 2 years ako ng caregiver. Imagine, live-in option lang. Nakatira ako sa bahay ng pasyente. So, imaginein mo na day off mo pero nakatira ka doon. And parang wala ka rin day off, no? Parang isipin mo. Kasi nung time ko kasi wala kasi akong family and friends dito. And wala akong relatives. And kung meron man akong friends dito, hindi ako nag-stay sa kanila overnight. Kasi di ba nakakaya din mo mag-stay ng overnight. So, ang nangyayari, doon pa rin ako tutulog sa bahay ng employer ko. So, parang ako pa rin nagluluto, ako pa rin nagtumutulong sa kanya, ako pa rin yung gumagawa ng parang household chores, ako pa rin yung nag-aalaga sa kanya eventually, pero hindi nabayad yun. So, parang ang nangyayari, ako pa rin nagiging caregiver niya over the weekend, ako pa rin nagiging caregiver niya halos sa gabi, pero hindi nabayad yun. So, mas maganda na yung live-out option. At least, may time ka na magmuni-muni sa labas. Ang problema nga lang sa live-out option is yung mahal, yung utilities. Pero, it depends na yan kung saan province mo gustong mag-stay. Tulad ko ngayon sa Alberta, medyo mura yung cost of living dito compared sa BC. So, meron akong another video na ginawa. Ilalagay ko sa may description down below kung saan kayo pwede maghanap ng murang rent, murang utilities, kung saan kayo makakahanap ng mura or free na furniture dito sa Canada. Ilalagay ko yung link na yan sa may description down below. And lahat ng ginawa ko yan para sa inyo guys. And sana ma-appreciate nyo kasi doon kayo makakahanap na ilalagay nyo lang yung pinaka-province nyo sa may pinaka-top right and then makikita nyo na kung saan kayo makakahanap ng murang rent. So at least doon mag-gauge nyo. Dito pala sa Vancouver, medyo mahal. Dito pala sa Calgary, medyo mura ang rent. At least mag-gauge nyo. And then yung utilities kailangan mong syempre i-take in consideration kapag nag-live out ka, diba? And then yung transportation pa. So, ayun yung mga consideration kapag live out nga lang. Pero, ang kinaganda nun, at least, wala ka sa poder ng employer mo. At least, meron kang breath of fresh air. Unlike ko, nung time ko, as in, nadudun ako sa bahay ng pasyente, kumbaga parang burnt out na ako. Parang ganun siguro yung nangyari sa akin, pero sinaga ako talagang tapusin yung talagang 24-month na contract para makuha ko yung open work permit tsaka yung permanent residency visa ko. And then, ito naman yung napili kong medyo hindi maganda para sa caregiver visa. Medyo konti lang naman siya. Yung increased requirement. Kasi nung time ko, hindi ko na kailangan ng English test. Ang hiningi lang talaga sa akin is yung work permit tsaka yung medical.
nung nasa Dubai kasi ako noon, ang hiningi lang talaga sa akin, actually, hindi nga ako hininga ng police clearance noon, nung time sa akin sa Dubai. Ang hiningi lang talaga sa akin noon is medical. After ko nabayaran yung $4,000 na nag-loan ako sa may Dubai bank, pinapunta lang ako sa isang, sabi sa akin ng agency, pumunta ka dito sa clinic na to, siya magme-medical sa'yo. Ay, nagbayad lang ako ng 150 dirhams, and then, nag-submit na ako ng passport ko sa may Canadian Embassy doon sa Dubai. Tapos na yun na. Tapos na. Eh, yun na yung pinaka-requirement nila. Di na ako nag-medical. Di na ako nag-English test noon. So, ngayon, mas mataas na yun. Mas marami na yung requirement nila. So, meron na ngayon medical, meron ng English test, meron ng educational assessment. Eh, educational assessment, kailangan mo lang mag-IELTS, yung general IELTS exam. And then, may police clearance na without any promise of approval. Siyempre, kailangan i-assess din yun ng government ng Canada. So, ayun na kinapangit lang nun, no? So, kahit na piliin ka ng employer mo na, eto, gusto ko tong applicant na to na i-hire, nasa government pa rin yun kung gusto ka nilang kunin. So, yun, yun lang yun. Yun lang isa sa mga cons ko. Pangalawang cons ko is yung you cannot study kapag under caregiver visa ka. So, lagi ko itong nare-receive sa aking Facebook message. So, guys, kung nanonood ka ngayon and lagi ka nagme-message sa akin sa Facebook, kung may questions ka about caregiver visa, I always tell people na if you're under caregiver visa, you can only study courses which is less than 6 months. So, yung mga 6 months na courses na yun, yung mga leadership, mga eklabo, yung mga one day na training lang, mga CPR, ganun, okay lang yun. Pero, kung gusto mo mag-bridge ng nursing, kunwari RN ka sa Pilipinas, tapos caregiver visa ka ngayon dito sa Canada, hindi ka pwedeng mag-assess sa NNAS. Kasi ang NNAS, maglalabas ng assessment yan, results, na sabi sa'yo yung NNAS, magbe-bridging kasi sa university, ang bridging dito abot ng 1 year and 6 months, sabihin na natin. Ayun siguro, the reality is, abot ka ng more than 1 year, including the clinical and eklabu. Kahit NCLEX passer ka pa, kailangan mo pa rin mag-bridging, guys. Kung nanonood ka ngayon, guys, at kung may message ka sa akin, marami nagme-message sa akin, guys, if NCLEX passer ba ako sa Pilipinas or sa US, USRN or sa Canada, kailangan mo pa rin ba mag-bridging? Yes, kailangan mo pa rin mag-bridging dito sa Canada. So yun, hindi ka pwedeng mag-aral kasi under caregiver visa ka. Only kapag 6 months less yung course mo is pwede kang mag-aral. Okay guys? So, caregiver visa, less than 6 months. So, but disclaimer, no, always check the website ng immigration, cic.gc.ca, kasi pabago-bago sila ng rules. And you can only work sa one employer. Ayun ang kinapangit nun. So, kung medyo mahirap yung work mo, kailangan tis-tis ka lang. You know, guys. So, guys, padagdag lang, medyo nakalimutan ko sa may leave-out option. May nagtanong pala sa akin sa YouTube, ay sa may YouTube tuloy, sa may Facebook, kung kasi gusto niya mag-work sa may nursing home, tapos gusto niya mag-work as a caregiver. And sabi ko sa kanya, pwede ka mag-work sa nursing home, pero hindi ka pwede mag-work as a nursing staff sa may nursing home. Kasi considered yon as company. Kumbaga, part ka ng company ng nursing home. Pwede ka mag-work sa nursing home kung ang aalagaan mo is yung is nasa nursing home. Kumbaga, yung employer mo na kinuha ka is nakatira sa nursing home. Gets mo? Pero as a staff ng nursing home, hindi ka pwede kasi may mga qualifications sila. And hindi sila caregiver doon. Sila ay healthcare aid assistants and nursing aid na nag-undergo ng training. So, iba sila sa caregiver. Okay, guys? So, sana malinaw yun, ano? So, guys, without further ado, we will start naman yung international student. Medyo iffy ako sa international student kasi hindi ako medyo gamay dito sa international student. At marami ako nare-receive na messages about international student. And, eto nga, no, guys. Kasi, medyo, eto yung pinakamabilis na way para makapunta ka ng Canada. And eto rin yung pinakamahal. Pinakamahal and walang guarantee na makakahanap ka ng work dito after ng
after ng ang tawag dito, after ng course mo, 'di ba? Lagi ko kasi sinasabi sa nagme-message sa akin, ilan ba ang gagraduate sa batch mo? Ilan ba ang gagraduate sa ibang school? Ilan ba ang gagraduate sa city na 'yon? Ilan ba ang gagraduate sa province na 'yon? Ilan ba ang graduate noon na wala pa nakakuha ng trabaho? Kumbaga, ilan ba ang graduate na uunahin nilang permanent resident or citizen? Nasaan ka sa priority list na yun? So, kumbaga, ang daming, kumbaga, kung maghanap ka ng work, di ba? Ang daming mong dapat na i-take in consideration bago ka mag-apply talaga as international student. Kasi, makakakuha kayo ng work, di ba? Sa course na kinuha mo. And, may mga nagsabi sa akin na, kuya, ginaranti naman ng agency na makakuha ko ng work. So, just make sure kung ginaranti ng agency yan, guys. Guys, makaturo talaga, ano. Is, it's written in, ano, ah, talagang in black and white talaga. Naka-contract yun, nakasign sila, nakasign ka. If ever na wala kang mahanap na work, kailangan mahanapan kanila ng work. And meron silang branch sa Canada. And kapag wala ka pa rin makahanap ng work, sila maghanap ng work para sa iyo. Hindi pwede yung pabayaan kanila after mo mag-aral. Kasi ang mahal ng tuition fee dito sa Canada, guys. Anyway, guys, pag-usapan muna natin yung pros. So, isa sa mga pros ng international students is you can work as an you can work while studying. So, nabanggit ko na yun doon sa video ko before. You can work while studying, pero kailangan mo ng valid work permit. So, pwede ka mag-work ng full-time, pwede ka mag-work ng part-time. So, it all depends on you. Pwede mo isama mo yung spouse mo to work as an open work permit. Open work permit, tulad na na-discuss ko kanina sa live-in caregiver, as a caregiver visa. You can work any employer, any province, any job. So, kahit anong work yun. So, ibig sabihin, pwede ka mag-work as a housekeeper, cleaner, pwede ka mag-work sa day home, pwede ka mag-work as a driver, kung gusto mo. Basta may mga qualifications ka na valid or eligible ka sa kumpanya, or eligible ka sa ina-apply mong work. Ayun yung kinaganda, no? At least, matitake mo talaga, masasama mo yung spouse mo. At least, makakatulong sa'yo pambayad sa mga tuition fee mo. Kasi nga, ang tuition fee dito is times 3 na binabayaran namin. Kung binabayaran ko piso, ang babayaran mo, 3 piso. Diba? Kumbaga, ganun kamahal. And then, ang kinaganda dito is yung PGWP, is yung post-grad work permit. Tulad nga na nabanggit ko kanina sa intro about dito sa international student, meron silang binibigay na work permit after ng graduation mo. Pero nasa sayo na yan, guys, kasi ang hirap makahanap ng trabaho, lalo na ngayon, dito sa Alberta, ang hirap magganap ng work kasi ang daming layoffs. So, hindi ko kayo dinidiscourage, pero basta, nasa discarte nyo na yan kung paano kayo makahanap ng work. Hindi naman kayo choosy, may mga work dito as a cleaner, sa mga restaurant, doon kayo mag-umpisa, diba? And then, promising future and quality of life. Ang ganda ng buhay dito sa Canada. Ang ganda ng buhay dito sa Calgary. Calgary is one of the best city in the world. Cleanest city in the world. Kahit i-google mo yan, guys, napakaganda dito. And then, quality of life, napakaganda. And peaceful. May mga crimes, ilan-ilan crimes, pero mabibilang mo lang talaga. And yung mga tao dito is very, very friendly. And then, hindi mo mapapantayin yung Canadian education. Kapag nag-aral ka dito, pag sinabi mong educated, you had Canadian education, plus yun, panag-apply ka ng permanent residency mo. So after, ano ba mangyayari? Ano nga ba talaga mangyayari? Kasi lagi tinatanong sa akin, kuya, ano ba talaga mangyayari after ng international student ko? After ng course ko, so mag-apply ka ng work permit, no guys? So, after mo mag-apply ng work permit, mag-work ka ngayon. So, after mo mag-work, pwede ka na mag-apply ng PR mo. Pero, hindi ibig sabihin, ma-approve ka ba or not. Hindi, kumbaga, parang nasa immigration pa rin yun kung ma-approve ba yung application mo. Walang kasiguraduhan yun, guys. Kumbaga, may edge ka kasi meron kang education, Canadian education. At kung makakuha ka ng work related na Canadian experience, additional points din yun, di ba? So, plus points yun. So,
may chance ka talaga, mayroon kang siguro mga, I would say, 70% chance na maging PR talaga dito. Pero it takes forever. So kung nag-aaral ka ng 2-year na program, biruin mo ha, discuss na natin to ngayon na, as in magiging makatotohanan na tayo. 2 years yung course mo, magbabayad ka ng 2 years, best utang-utang ka na sa loan, tapos mag-work, tapos yung utilities mo pa best, tapos yung rent, yung gastos mo lahat best, yung pinaka-utang-utang mo pa sa loan, tapos mag-work permit ka pa, na mga 2 years, sabi mo ng 2 years ng work permit, kasi ang kailangan bago ka makapag-apply ng PR mo, sabi mo nang abutin ka ng 6 years, diba? Bago mo makuha yung PR mo. And then, hindi pa sure yun kung ma-approve ka or not. 6 years, kulang-kulang pa yung pera mo. And then, 6 years, pag PR ka na, doon mo palang mapaprocess yung RN mo. Kasi, hindi ka pwede mag-process ng RN mo kasi hindi wala kang permanent residence. Guys, eto ha, marami nagtatanong sa akin, pwede ba ako mag-process ng RN ko while on work international international student visa? Hindi ka pwede mag-process ng RN mo. Pwede ka mag-assess na sa NNAS. Pwede, yes, you can assess. Pero kapag sinabi nila mag-go ka na sa Montreal University or any university na nagpa-process para mag-bridge ka na sa Canadian nursing, hindi pwede as an international student. Hindi pwede. Iba yun, guys. So, kailangan permanent resident ka or citizen bago ka makapag-bridge sa Canadian RN. Okay, guys? So, just imagine 6 years bago ka makapag-start pa lang processing mo para sa NNAS, para sa bridging mo para sa RN mo dito sa Canada. Whereas naman kapag caregiver ka na, imaginein mo guys ha, uulitin ko ito mamaya pag end of the vlog. Siguro lang. Once nag-apply ka na ng Canadian caregiver mo, umpisa pa lang ang application mo, pwede mo nang isama yung pamilya mo agad. And start na agad yung PR processing mo. At the end of the 2 years, pwede ka na mag-apply ng PR mo. Ay, ipa-finalize na agad yung PR mo kapag natapos mo na lang. Ika-third year, PR ka na. Diba? PR ka na, bes. Ika-third year. Eh, yung student mo, 6 years, bond ka pa sa utang. Eto, yung first 2 years mo sa caregiver naman, first 2 years mo, sumasakod ka pa. Eto, Itong student visa mo, hindi ka pa sumasahod, nag-aaral ka pa, bis nagbabayad ka pa ng loan. So, paano na yun? Diba? Just being true to, ito talagang totoong advice to, guys. Wala lang. Sabihin. Huwag naman sana kayong ma-discourage. Pero, gusto ko na sabihin sa inyo yung katotohanan. Yun yung cons nga, yung cost of living. It depends on the city you be living. Yung rent na, yung food, yung transportation. So, you have to take in consideration kung saan kayo gusto mag-aral. Kasi, ang mahal, diba? Lalo na ngayon, pamahal, yung mga bilihin, yung rent, yung cost of living, and then yung tuition fee, extremely costly kapag international student ka, kasi times 3 yung babayaran mo. So, nirarundown ko na lang yung mga sinasabi ko ulit. And then, yung health benefits. Wala kang health benefits, guys. So, ikaw magbabayad ng sarili mong benefits. Since yung international student, kapag nagkasakit ka, guys, ang mahal magkasakit sa Canada. May bili ka ng sarili mo. May tinatawag kami dito ng Blue Cross. And then, yung Blue Cross na yun, imaginein mo, magbabayad ka ng sarili mong health benefits, eh, hindi pa covered lahat yun. Pag na-hospital ka, good luck sa'yo. So, imaginein mo, no? Paano na lang pa nagkasakit ka dito sa Canada walang student visa? And, sino na mag-aalaga sa'yo? And, paano pa nagkasakit ka? And, kailangan mo i-take in consideration yun talaga. And, kailangan talaga may ipon ka ng konti panag student visa. Hindi pwedeng sakto na yung pera mo panagpunta ka dito sa student visa. And then, you've got to move where jobs are. Kasi kapag natapos mo na yung student visa mo, at meron ka ng work permit, doon ka mag-move. Hindi pwede masta ka. So, kunwari, sa Alberta ka nagtapos, sa Calgary, Calgary's yung city, Alberta yung province. Hindi ka pwede mastak dito kasi sabi mo na dito na yung friends ko, dito ko yung nakalala ko yung mga classmates ko. Pero wala kang trabaho, bes. Hindi ka pwede mastak dyan. Kailangan mag-move ka talaga. Wala kang choice. And then yung fresh graduates, tulad nga nasabi ko kanina sa introduction ng student visa na to.
ilan ba kayong gagraduate, di ba? So, unahin ba nila yung international student against permanent resident or citizen? So, ayun lang yung mga dapat mong i-take in consideration, guys. So, guys, ito na yun, ano? Ito na yung hinihingi yung sit-down vlog about international student visa against caregiver visa. And then, hopefully, nakapulutan niya ito na aral. And very straightforward lang tong vlog na ito. And pag may mga questions pa rin kayo, you can always message me on Kegel TV sa my Facebook. Or you can comment down below para mag-create tayo ng parang thread. And yeah, so sana nakatulong po ako. And kung may nasagasaan man ako or may mali akong nasabi, please correct me. Message nyo ako dito or comment down below. And kung nakatulong man ako, please leave a thumbs up, guys. And sana mag-grow tayo as a YouTube community, YouTube family. So bye muna till my next sit down video or till my next vlog. Bye.